So nandito po present po yung ating punong barangay para magpirma dun sa mga authorization letter, no, ng mga authorized person ng kanilang mga SAP QC at SAP DSWD beneficiary. So dito rin yung ating mga kagawad at yung grievance natin mula sa SSDD o yung DSWD city counterpart. Good morning mga ka-troopards! Welcome back to another vlog. Tayo po ay nasa day 3 ng ECQ Ayuda 2 dito pa rin sa SB Park. Ito po yung sitwasyon ngayon mga ka-troopards. So, may mga part pa rin na walang gaanong pila at maaga natin nakuha yung payroll number, kaya ikinulak na natin pagkaloob yung mga tao. So, konti lang talaga yung pila ngayon. At ganun pa rin, no? Very organized pa rin. One eternity later. Ito mga ka-troopards, ito pa rin yung nakapila, no, sa ating validation. So wala na halos nakapila dito sa ating priority lane, no, regular lane na rin po ito. Ayan po yan. Lahat po ng mga tatoy dyan, saan po kayo sa ano? Ayan mga ka-troopards, ito pa rin yung sitwasyon ngayon. Ang oras po ay alas 3 ng hapon. So hanggang dyan po ang pila. Ito po yung huling-huling batch dyan sa may puno na yan. So, sila po yung huling-huli. At syempre ganun pa rin, maayos pa rin po yung ating sistema ng pamamahagi ng ECQ Ayuda 2. Ito ang kagandahan mga ka-troopards. Ito yung kagandahan mga ka-troopards, no? Pag maagang na ibibigay sa amin yung payroll number, mas maaga rin tayo makakapagpapasok ng mga tao doon. So, yan po, no, napansin nyo kahapon, yan po ay sulat kamay lang, pero ngayon po ay print out, no? Kaya kanina, alas 8 pa lang eksakto ay nagpapasok na tayo ng tao dito para pumila na sila agad kung saan silang payroll kukuha ng ayuda. So, ito naman yung sitwasyon dito sa loob, mga ka-troopards. Halos wala na pong gaanong nagpe-pay out dito, no? Inihintay lang natin makapasok yung lahat ng nasa validation para kumuha ng ayuda nila dito sa loob ng covered court. So hanggang mamaya mga ka-troopards, hanggang alas 4 lang po ito ng hapon. Update ko po kayo ulit. Mga ka-troopards, ang bibigyan ng ayuda dito sa barangay na ito ay 19,001. So 2,500 kada araw. Ito po ay pangatlong araw, ibig sabihin naka 7,500 pa lang po pag natapos po itong pagbimigay ng ayuda dito. Ibig sabihin tatakbo pa po ito ng ilang araw. So ganoon kalaki itong barangay na ito dahil ganoon kalaki yung kanyang nabigyan ng ayuda dito sa barangay. Tumuli mga ka-troopards, ang ganyan lang kayo muna. A few moments later. Mga ka-troopards, ito yung ilan sa mga na-encounter na problema dito sa payout, no? Imagine niyo, simula nang nagkaroon ng lockdown at na-issuehan sila o nabigyan sila ng DSWD ng form at ang local government ay nagbigay din ng form, halos hanggang ngayon karamihan wala pa rin mga ID. So, yun yung karamihan na problema dito, kaya hindi sila pinahintulutan na mag-payout. Kasi tama nga naman, no? Nakailang beses na nagbigay ng ayuda, pinagbigyan sila, pero hanggang ngayon wala pa rin silang ma-present na ID.
Kaya sana naman po panawagan doon sa mga sa lahat ng barangay, kukuha po kayo ng ayuda, pakitiyak po. Meron na po kayong ID o pagkakakilanlan kasi napakahalaga po nito, no? Dapat po tayo palaging mayroong ID. One eternity later. Mga ka-True Parts, ang update, no? 20 minutes lang ang nakalipas simula kanina. Wala na po halos nakapila, no? Yan na po, yun na po yung pinakadulo. So yun na po yung mga last, no? Ganyan po kabilis yung prosesong ginawa dito sa Kings Point SP Park sa Barangay Bagbag. Very relax po yung ating CTO dahil very organized po yung ginawa natin na payout dito sa Barangay Bagbag. So ayan, meron na naman pagkain. So maya't maya po may dumarating na pagkain, no? Hindi lang sa mga nagbibigay ng ayuda, kundi lahat po, pati yung mga humihingi ng ayuda, ibinibigyan din ng pagkain. So busog, busog lahat. So ito na lang po, no? Yung mga nakapila ngayon. Mga ka-True Parts, no, nandito ako, nagtanggal na ako ng mask kasi ako na lang naman ang tao dito. Wala nang iba. Bukod may nagmumuni-muni doon. So ito po yung sitwasyon, pahinga-pahinga muna tayo. Sa lahat ng venue ng payout, ito ang pinakamagandang venue dito sa Barangay Bagbag, no? Dahil sobrang mapuno dito, malamig at hindi ka mai-stress habang nakapunipila ka, no? Yan, mapuno dito. Kasi ito yung SP Park na talagang puno dito, mga matatagal na. Kaya sa lahat ng payout venue, dito medyo talaga presko-presko dito kasi mapuno nga siya. Hindi katulad sa iba na covered court lang. Pag sobrang init, halos himatay na yung mga pumipila, no? Dahil sa dami nga ng kumukuha ng ayuda. So muli mga ka-True Parts, kung nagustuhan nyo po itong video na to, huwag kalimutan mag-thumbs up. Click po notification bell at the same time po mag-subscribe sa aking YouTube channel, Direk Boji Vlogs. Hanggang bukas mga ka-True Parts. Diyos mabalos.